Hello po mga kamaster, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang panibagong umaga naman po ito lahat para sa atin. Sa video po pala natin na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano po magkabit ng fixed glass sa ating fixed window. Sana po tapusin niyo po itong video natin para meron kayong matutunan na aral sa ating video ito. Sana po mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel para updated po kayo sa ating mga susunod na video at para din dumami na po ang ating subscriber. Ito po, simulan na po natin ang video. Ito pala ang kakabitan natin ng salamin sa araw na ito. Fixed glass po itong ikakabit natin. Sa pagsukat po, kailangan dito po tayo mag-uumpisa sa tubular. Yan, dito po sa gilid. Pagkatapos, hanggang dito yan sa ng snap-on natin, yan dito. At sa height po niyan, ganun din po ang ating sukat niyan. Doon sa sa tube at saka hanggang diyan sa ng snap-on. Meron tayong allowance diyan na 1/2 inches para hindi sumikip yung ating salamin. At dito po pinutol na po natin ang ating salamin na ikakabit sa ating fixed glass. Bale dito po, 5 po kami dyan ang nagtatrabaho kasi ano po yan, malalaki po yung fix na ikakabit po namin dyan. At dito po ay nag-i-install na po tayo ng fixed glass dyan. Kung makikita nyo po, tatlo po sila dyan kasi nasa second floor po yan, nasa bubong po kami yan, nagkakabit ng salamin. Sa pagkakabit po ng salamin mga kamaster, kailangan po natin na doble ingat kasi mahirap na po kapag nasugatan tayo ng salamin. Kailangan talaga ng teamwork kayo ng iyong kasama sa pagbubuhat ng salamin para hindi po kontra yung pag-angat nyo ng salamin para hindi po siya mabasag. Kailangan din po sa paglalagay natin ng salamin mga kamaster, kailangan dahan-dahan lang po tayo kasi kunting mali nyo lang po dyan sa paglagay nyo ng salamin ay maaari pong mabasag o makrak yung ilalim na bahagi. Masasayang po, mababakjab po yung trabaho natin kaya kailangan talaga doble ingat po tayo. Dito po nagkakabit po kami dyan ng lock ng snap-on. Katapos po natin magkabit dyan ng lock ay maglalagay na rin po tayo dyan ng silikon para ma-fix na po natin yung salamin natin at hindi na magagalaw pa. At ito na po ang mga nauna naming kinabitan na salamin. Yan po. Pagkatapos po namin dyan magkabit sa ilalim na bahagi ay maglalagay na rin po kami dyan ng glass sa ating header. Sa pagsukat po ng ating header mga kamaster ay ganun pa rin po ang pagsukat natin. Mula sa tube hanggang sa snap-on sa kabila. At saka ang allowance po niyan ay 1/2 lamang po. Kung makikita nyo po dyan, ang ating header ay hindi po level. Kasi paslanting po yung ibabaw na bahagi ng ating window. Dito ay ikakat lang po natin yung header na sinukatan natin at ikakabit rin natin dyan maya-maya. Sa pagkat pala ng salamin mga kamaster, kailangan po natin na double check talaga yung sukat ng ating salamin para sa ganon hindi tayo mababakjab o hindi tayo magkamali sa ating pagkating. Kasi pag na-short po yung sukat mo, ang salamin po ay hindi mo na po maibabalik, hindi mo na yan maididikit. Yan po, nilalagyan po namin dyan ng guide sa gitna. Nang sa ganon, sigurado po yung paghati dyan ng salamin. Ito na po, sa pagkabit po ng ating header, kailangan po na meron tayong alalay. Nang sa ganon, para kung meron tayong kailangan ipaabot, ay may mag-aabot sa atin ito. Kagaya ng lock niya, kasi lagyan mo muna ng salamin before mo ilagay yung lock. Kailangan talaga meron kang alalay. Dahil pag nalagay mo na kasi yung salamin dyan, hindi mo na po yan pwede mabitawan kasi baka po mahulog. Madisigrasya pa po kayo, masugatan kayo.
dito po sa aming mga installer. Kung makikita nyo po, hindi po siya sumusuot dyan ng gloves sa pagkakabit ng salamin. Meron po kasing rason dyan sa amin. Kasi po, pag naka-gloves po kasi kaming nagkakabit ng salamin, mahihirapan po kaming maglagay ng lock. Pero depende rin po kasi pag minsan, meron kaming mga makakapal na salamin na project, gumagamit talaga kami ng gloves nang sa ganon para makaiwas na rin kami sa disgrasya. Pero dito po na project, hindi na po siya dyan naglagay ng gloves. Kasi magaan lang din naman ang header na salamin eh. At ito na po, pinupunasan na po namin ng salamin. Kailangan po namin itong punasan nang sa ganon. Kung mag-silicone po tayo ay hindi po kumalat. Kailangan kasi una talaga punasan natin before tayo mag-sealant. Kagaya niyan. Diba? Hindi niya na po magagalaw yung silicone dyan kasi nauna niya na po niya ng punasan. Sa pag-silicone pala mga kamaster, kailangan po, hindi po pwedeng baguhan ka palang mag-silicone. Kasi pangit po yung yung kalalabasan ng iyong trabaho niyan. Kasi po hindi mo pa masweto yung nozzle ng silicone natin. Kagaya po niyan, kung makikita niyo po, talagang pulido po yung niya, yung trabaho niya, di ba? Oh, kasi magaling na siya kasi magano diyan ng mag-silicone. Kaya ganyan yung trabaho niya, pulidong pulido. At sana po meron po kayo natutunan sa video natin sa araw na ito. Salamat po sa panonood. Sana po mag-subscribe kayo at mag-like sa YouTube natin para marapit pa tayong ma-upload na mga video po. At para madagdagan na rin po ang mga subscriber natin. Maraming salamat po.